In hot water ngayon mga kababayan yung isang desk editor ng PTV, yung government television. Kasi nag-post sa, no, sa Twitter account niya na yung sa shooting incident sa Ateneo, nagbarila na yata niya yung mga pinklawan at dilawan. What? Malacanang Palace called the attention of state-owned People's Television to investigate a certain Den Macaranas, supposedly one of its desk editors, who made a Twitter post suggesting that pinklawans and dilawans are involved in the in Ateneo de Manila University shooting. What? Imagine, mga kababayan, biglang mag-post na ganon without verifying the ano the incident. Macaranas reportedly tweeted, nagbarila na yata ang mga pinklawan at dilawan sa Ateneo, referencing a shooting incident in the university that left former Mayor Rose Forigay of Lamitan, Basilan, her executive assistant and a campus guard dead. Tulad ng sinabi ko po mga kababayan kanina doon sa unang video natin sa Dante Talks, ito po ay isang kaso ng revenge, personal revenge. Kasi po, itong si Yumol, yung doktor, si Chow Chow Yumol, 38 years old po, whistleblower po siya. Naniwala kasi siya na pag siya tumulong sa gobyerno sa pagresolba ng mga korupsyon, droga, kasi that's the, you know, the, tawag dito, yung mismong yung major campaign po ng administrasyon ni President Digong at nabuo pa yung PACC, Presidential Anti-Crime Commission, headed by Greco Belica. Naniwala siya na pag nag-expose siya ng mga katiwalian sa gobyerno involving yung mga matataas na tao, kasi involved dito, inaakusahan niya yung mismong mayor, yung pinatay niya. Tutulungan siya ng gobyerno through the PACC. Kaya lang, imbes na tulungan siya ng gobyerno, yun ang kanya pong ano, yung kanyang kinasasakit ng loob. Imbes tulungan siya ng gobyerno kasi in-expose niya yung katiwalian, siya ngayon yung nalagay sa problema, sa alanganin. And he was constantly hunted at may mga attempts na siya po ay ipapatay. And that's the reason why ngayon siguro naisip niya, unahan na lang niya ito. Hindi Manila ako titigilan at wala sa akin ano, wala sa aking panig yung mga authorities, mismo mga authorities pa niya yung humahabol sa akin. Ayun, nilagay niya sa kanyang kamay yung batas. Yun ang nakakalungkot doon. So, napaka importante mga kababayan na makakuha tayo ng lesson dito po sa nangyaring ito. Out of frustration, mga kababayan, he exacted revenge laban doon sa, ano, sa pamilya ng dating mayor. Yun na po yung nangyari kahapon. Ito yung naging subject nitong balita na nagmarinig niyang may barilan doon. Nagbarilan na yataan niya yung mga pinklawan at dilawan sa Ateneo. Nagalit ngayon so yung palasyo. The pinklawans and the dilawans refer to the supporters of former Vice President Leni Robredo and the Liberal Party and the late President Benigno Aquino III respectively.
Pursuant to this, we called the attention of officials at PTB, where he is allegedly a desk editor, to investigate the matter, sabi po ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles. We assure the public that if true, we will take the appropriate action. Macaranas is a former employee of Radio Inquirer Online. The radio arm of Inquirer.net. In a statement, Radio Inquirer clarified that Macaranas was no longer connected with the company since 2019. Here is the full statement on Radio Inquirer. In light of the recent events that happened in Ateneo de Manila University, a former employee has tweeted certain commentaries regarding the incident. We would like to clarify that Mr. Den Macaranas is a former employee of Radio Inquirer and is no longer connected with the company since 2019. His views and opinions no longer represent the network. Ayan, tuloy, dinis-o na siya. Siyempre, wala na din siya doon. Magkakasira lang mga kababayan sa reputasyon ng company. And I think kailangan isailalim sa disciplinary action po mga kababayan itong si Den Macaranas. Kasi yung ginawa niya is a very responsible post mga kababayan. Inunahan ni Trixie Angeles yung response mga kababayan kasi pag hindi, siguradong magiging controversial to. Kukuyugin siya ng mga kakamfing. Magiging issue ito mga kababayan ng mga kakamfing. Kita mo na niya, fake news kayo. Baka madamay pa yung pelikulang made in Malacanang. At ngayon po nga, yung mga militant groups, gumawa sila ng effigy. Susunugin po nila daw yung effigy ng ating Pangulo. Ang titulo, Mad in Malacanang. Kuha doon sa Made in Malacanang na pelikula, ginawang Mad. Mad in Malacanang. Ay, ito yung ginawa nilang effigying sa sunugin nila. Ang layo man po sa mukha ng ating Pangulo. Ginawa nila yung bibig, ngiwi. Ayan o. Para po inisin yung ating Pangulo. Hindi man ninyo po mainis yung ating Pangulo. Preparations are underway for progressive groups, Bayan in Kabataan NCR, who will participate in the protest action on President Marcos First Sona. Their program will begin at 9 a.m. Mamaya, 9 a.m. Ayan man lang po, mamaya manood na lang po tayo ng suna ng ating Pangulo. 4 o'clock po magsisimula. Live din siya, siyempre, sa mga major TV stations, radio stations. O baka lang gusto ninyo po itong itry, Firmax Framing and Left in Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area, mainam po sa mga paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum sa mukha naman po. Anti-aging po siya. Twice a day, gamitin po ninyo. You will look 10 years younger than your age. Yung mga cancer patients naman po, itry po ninyo ito. Ito po yung Ningxia Red Mix Fruit Drink. Di man siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang po, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry po ay may anti-cancer properties. I-try lang po ninyo, mga kababayan, baka makatulong sa inyo. Okay po, yung mga inquiries ninyo, dumiriksyon na lang po kayo sa aming messenger, sa Facebook, para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.